Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 50th pagkatapos ng Pasko ng Pagkabuhay. Ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang dakilang kapistahan ng pagpanaog ng Espiritu Santo, ang Pentecostes. Hilingin natin na kaisa ng lahat ng ating mga naisin at plano sa buhay, pangunahan tayo ng Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Katotohanan upang lagi tayong makadulog sa mahabaging kalooban ng Poong May Kapal. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Oh,
kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan, nang ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Kapadosya, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Prehiya at Panfilya, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Serene at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Hudaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa.
O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit, ang papuri sa may kapal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus, kundi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't ibang ang kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumalakan niya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, isa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kay bigat patnubay, sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di kananahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumit palinisin, lantay panariwain, sakit na may gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming lubo, kami bigyang malugod na iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Magsitayo po ang lahat.
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudiyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Muli po magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa Pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Ngayon po'y dakilang kapistahan ng pagpanaog ng Espiritu Santo. Kaya may mga kakaibang bahagi ng ating liturhiya sa araw na ito. Kung inyong napansin, tayo ay pagkatapos ng ikalawang pagbasa, bago basahin ang mabuting balita, tayo ay may binasang patulang awit. Yun po ay ginagawa lamang kapag ka may mga napakalalakit mahalagang pagdiriwang sa simbahan. At ang pagpanaog ng Espiritu Santo may kanyang ganoong kahalagahan. Titingnan natin sa ating pagninilay kung bakit ganoon na lamang kahalaga ang pagpanaog na ito ng Espiritu Santo. Pinaniniwalaan at kinaugaliang ito rin ang kapanganakan ng simbahan, birthday ng simbahan noong ipadala ng Panginoon ang Espiritu Santo upang simulan ang pangangaral ng mga nilapagan ng Espiritong ito para sa sambayanan. Ang tanong po sa atin mga minamahal, nauunawaan ba natin kung ano ang Espiritu Santo? O mas magandang tanong, kung sino ang Espiritu Santo? Alam natin sa ating katesismo, siya'y isa sa tatlong persona ng Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Siya'y kaisa ng Diyos Ama at ng Diyos Anak sa pagiging Diyos. At napakaraming paglalarawan ng Espiritu Santo. Tulad ng sabi ng unang pagbasa, siya ay nakita at maaaring parang mga apoy, dilang apoy. Sa ibang bahagi, sinasabing maaari siyang kulog o hangin tulad ng mabuting balita. Hiningahan sila ni Jesus at sinabing tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At marami pang ibang paglalarawan ng Espiritong banal na ito. Sinasabi na sa katotohanan ng banal na santatlo ng Holy Trinity, ang Espiritu Santo ang pag-ibig sa pagitan ng Ama at ng Anak. Kaya naman, sa sobrang labis ng pag-ibig na ito, ipinadala sa atin ang Espiritu Santo para tayo'y makabahagi sa pag-ibig na iyon. So kaya ang Espiritu mahalaga, ang Espiritu banal, ang Espiritu mabait, ang Espiritu pag-ibig. Pero katotohanan ng buhay, meron ding Espiritu na kabaligtaran ng banal na Espiritu. Ang tawag doon, masamang espiritu. At kapag ka ikaw ay hindi namumuhay sa pag-ibig, ay maliwanag na ang namumuhay sa atin ay ang masamang espiritu.
kaya may galit, kaya may inggit, kaya may kasalanan, kaya may mga bagay na masasamang nangyayari. Tanungin natin ang sarili. Ngayon, ang tanong sa atin, anong espiritu ang taglay natin ngayon? Hindi ho pwedeng, Father, minsan ho mabuti, minsan masamang espiritu, hindi ho pwedeng ganoon. Sasabihin nating, Father, ang taglay po namin ay ang banal na espiritu. Kaya nga po kami nakakasimba, kaya kami nakakapagdasal. Pero may mga nagdadasal na ang iniisip ay kapahamakan ng kapwa. Anong espiritu iyon? Merong mga sumisimba na hindi makapagpatawad. Anong espiritu iyon? Merong mismong lagi nang nagbibigay at tumutulong, pero lagi nang may galit at inggit sa puso. Anong espiritu iyon? Ay, Father, paano po ba malalaman kung masama o mabuting espiritu ang akin tinataglay? Aba, ayun hong bagay na iyon, ay kayo lamang ang makakasagot. Pero tutulungan tayo ng mga pagbasa ngayong linggong ito. Sa tatlong pagbasang mayroon tayo, ibinibigay sa atin ang ilan sa mga katangian upang masabi natin na tinataglay natin ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Tatlong bagay. Ang Espiritu Santo, nagpapatibay, nag-uugnay, at bumubuhay. Sa unang pagbasa, sa gawa ng mga apostol, sinabi doon, dahil sa takot ng mga alagad, sila'y nakatago sa isang bahay. At bilang kumulog ng malakas, may malakas na hangin, at mayamay may mga dilang apoy na pumanaog sa ulo ng bawat alagad. At pagkatapos noon, sila'y nagkaloon ng lakas ng loob na lumabas at ipamalita sa tao ang mabuting balita. Ang Espiritong banal, nagpapatibay ng pananampalataya. Kaya, isang patunay, kung ikaw ay nagtatanggol sa katotohanan, kung ikaw ay nagbabahagi ng mabuting balita sa iba, Espiritong banal ang iyong tinataglay. Dahil ang paggawa ng mabuti ang pinalalabas sa loob ng Espiritong ito. Nagpapatibay ng ating pananampalataya, nagpapatibay ng ating loob, nagpapatatag ng katotohanan ng ibinabahagi sa iba. Yun ang una. Gusto mong malaman kung anong Espiritu ang taglay mo? Tingnan mo ang iyong sarili kung ikaw ay laging kumakatig at nagpapahayag ng katotohanan. Dahil ang mga matibay na pananampalataya lamang ang maaaring magbahagi ng katotohanan. Ikalawa, ang Espiritu nag-uugnay. Sabi ni Pablo sa ikalawang pagbasa, sa unang sulat niya sa mga taga-Korinto, iba't ibang mga gawain, pero iisa ang patunguhan. Iba't ibang kaloob, ngunit iisa ang Espiritu. Iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Ang ginagawa nating ito ngayon, na nagkakatipon-tipon tayo sa magkakaibang paraan ng pagtawag sa atin, ako'y tinawag bilang pari, may ilan dito sa ating tinawag bilang mga madre, mga tagapaglingkod, mga maninimba. Magkakaibang paraan, pero sumasamba sa iisang Diyos. Dahil ang Espiritong banal, nag-uugnay, pinagkakabit-kabit, pinag-iisa ang magkakaibang gawain ng mga tao. Kaya huwag niyo pong iisipin na sa mga pagdiriwang ng banal na misa, ang mahalaga ay pare. Hindi. Huwag niyo iisipin ang mahalaga ay ang mga tagapaglingkod. Hindi. Huwag niyong iisipin kayo ang mas mahalaga, hindi. Ang mas mahalaga sa mga pagdiriwang na ganito, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Tayong lahat sa magkakaibang paraan,
pinag-uugnay at pinagkakaisa ng Espiritu Santo. Yun, palatandaan na may pagkakaisa, banal ang Espiritong tinataglay. Kaya tanongin ninyo, sa inyo bang bahay may pagkakaisa? O kayo'y lagi ng away-away? Sa inyo bang bahay may pagmamahal? O kayo'y lagi ng magkakagalit? Dahil kapag kaganoon, abay maliwanag na walang banal na Espiritu. Sa simbahan, itong mga tagapaglingkod na ito, ay kapag kainisip nitong mga tagabasa na sila'y mas mahalaga sa mga taga-kolekta, patay na. Kapag inisip ng mga taga-kanta na sila'y mas mahalaga kaysa sa mga naglilingkod ditong altar server o ILM, patay na ang simbahan. Kapag ka nagkanya-kanya at iniisip na ako'y mas mahalaga kaysa sa iba, wala ang banal na Espiritu. Siguradong masamang Espiritu ang lumulukob sa simbahang ito. Kapag ka iniisip ng isa na ako ang mas mahalaga at ikaw ang hindi, dahil ako'y mas mataas sa iyo, dahil ako'y mas matanda sa iyo, dahil mas may title ako sa iyo, patay ang simbahan. Patay ang pamilya kapag ka iisa ang mahalaga. Kapag ka walang pagkakaisa. Dahil ang Espiritong banal dapat nag-uugnay. Nagpapatibay, nag-uugnay. Ikatlo, sa mabuting balita, ang Espiritu Santo bumubuhay. Ang sabi ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Ang patawarin ninyo ay pinatawad na nga, ang hindi pinatawad ay hindi nga patatawarin. Hiningahan nila sila at sinabing tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang hininga, katumbas niyan buhay. Kung wala kang hininga, wala kang buhay. Pero kapag ka tinataglay mo ang hiningang mabuti, mabuting Espiritu ang tinataglay mo at ikay mabubuhay, ay sa paanong paraan? Ay di sa pagmamahal. Dapat ang Espiritong bumubuhay nagpapalakas sa iyong pagmamahal sa ibang tao, sa pagmamahal mo sa iyong sarili, sa pagmamahal mo sa Diyos. Dapat ang nagdidikta sa bawat isa sa atin ay ang Espiritu Santo. Kung nagtataka kayo na kapag nakakagawa ka ng masama, ikaw ay medyo nalulungkot, yun ay Espiritu Santo. Pero kung gumagawa ka ng masama at hindi ka man lamang nalulungkot, masamang Espiritu iyon. Dahil walang pagmamahal doon. Kapag ka sa gitna ng dalawang pagpipilian, inisip mo kung alin ang mas mabuti, mabuting Espiritu iyon. Sapagkat siya'y gumagabay para bumuhay ng mga tao sa pananampalataya. Kaya nga mga minamahal, anong hamon sa atin ng kapistahang ito ng pagpanaog ng Espiritu Santo? Ang Espiritu, tinanggap na natin ng binyag. Ang Espiritu, pinalakas na noong kumpil. Ngayon ay sinasariwa lamang natin ang kanyang pagpanaog. At anong hamon sa atin? Ay di mamuhay lagi sa banal na Espiritu. Father, kahirap naman ho eh. Ay ako ho, mamaya ay pag-uwi, magagalit na uli. Sa isang araw ako ay magsisinungaling na uli. Sa isang linggo ay baka ho ako ay hindi na naman makapagpatawad. Tama! Pero sa kabila ng kahinaang iyon, huwag mong hahayaang lalamunin ka ng pagiging makasarili. Oo, nagkakamali, pero yung pagnanais mong bumalik sa kabutihan ay biyaya ng Espiritu Santo. Huwag niyong isipin na nakakagawa tayo ng mabuti dahil gusto natin. Hindi ho totoo iyon. Kung wala ang Espiritu Santo, hindi mo kayang gumawa ng mabuti. At hindi mo rin kayang umiwas sa kasamaan kung wala ang Espiritong banal. Yun ang katotohanan ng Espiritu sa ating buhay.
Sabi ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, number 799, kung wala ang Espiritu Santo, walang saysay ang lahat-lahat sa ating buhay. Ganoon kagaling at ganoon kaimportante at kahalaga ang banal na Espiritu. At dapat, yun ang ating ipinagdadasal. Sa ating mga pagnanais, oo, tama, may kanya-kanya tayong problema, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan, may kanya-kanya tayong dalahin, pero yung nag-uudyok at yung nag-iimbita sa iyong magdasal, yung nagsasabi sa iyong ipanalangin mo ito, yung nagbibigay sa iyo ng katotohanan ng sabihing ialay mo ito sa Diyos, yun ay ang banal na Espiritu. Yung mga tinig na minsan naririnig natin sa kaibuturan ng ating puso, halimbawang gabi, ikaw ay walang pagod ka na, wala man lang ang nagpasalamat sa iyo, galit ka pa, pero yung tinig na nagsasabing, magpatawad ka, patuloy kang magsakripisyo, yun ang banal na Espiritu. Sa inyong mga magulang, na patuloy na nagsasakripisyo para sa pamilya, kahit hirap na, ang nag-uudyok doon ay ang banal na Espiritu. Wala nang iba, mga minamahal. Kaya anong hamon sa atin? At sinasabi sa atin sa pagdiriwang na ito, mamuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yun ang hilingin natin sa banal na misa. Yun ang ating ibulong kay Jesus mamaya. Natatanggapin natin sa banal na komunyon. Siyang nagsugo at nagkaloob ng banal na Espiritu, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng isang bukas at mapagpakumbabang puso upang patuloy kong tanggapin, isabuhay at marinig ang tinig ng Espiritu sa aking buhay. Yung Espiritong nagpapatibay, Espiritong nag-uugnay, at Espiritong bumubuhay upang sa aking pakikipag-ugnayan sa kapwa. Hindi ako, kundi ang pag-ibig mo ang aking maibahagi, pag-ibig na kaloob ng Espiritu Santo. Tayo po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid na kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu sa pagharap sa mga hamon ng ating buhay pananampalataya. Manalangin tayo at ating sabihin, halina banal na Espiritu, kailangan ka namin. Halina banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa ang buong simbahang Katolika ay laging maging kasangkapan ng pakikipagkasundo at tagapagtaguyod ng pagkakaisa ng mga tao. Manalangin tayo. Halina banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay patuloy na maging inspirasyon sa kanilang mga pinamumunuan. Manalangin tayo.
Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa lahat ng guro ay makapagkintal ng mga tunay na pagpapahalaga sa kanilang mga tinuturuan. Manalangin tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa lahat ng mga pinunong pambayan sa buong mundo, lalo na sa ating bansa, ay gabayan ng malasakit sa kapakanang panlahat. Manalangin tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa ang mga binabalisa na mga pagsubok ay makalasap ng ginhawa at lakas na dulot ng Banal na Espiritu. Manalangin tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Espiritu ng buhay at kabanalan, gabayan mo ang aming mga puso sa landas ng pagmamahalan at paglilingkod nang kami maging tunay na mga kasangkapan sa pagtatatag ng kaharian kung saan ka nabubuhay at nagaharing kasama ng Ama at ng Panginoong Hesus, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahaing ito na siya rinawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Hesukristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kahindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay magsitayo.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiling naming kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kung hindi kayang lumuhod manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo
at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsuupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi ng ating pagsasabuhay ng Gospel of Inclusions tuwing alas 7 tulad ngayon at mamayang alas 9, tayo ay may iniimbitahang professional sign language interpreter para sa mga differently abled nating mga kapatid nang sila'y makaisa din natin sa pagdiriwang ng banal na misa. Ikatlo, bahagi ng aming katapatan sa inyo at sa inyong dulong at donasyon, nasa screen po ang ating total collections ng mga nagdaang linggo. Salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob sa pambansang Dambana. Ikaapat, ipinagbibigay alam na tayo ay one way ngayong maghapon mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Salamat sa inyong pangunawa at ipinaalam din na tayo ay mayroong malalaking mga free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan nyo makapasok sa ating main arch entrance na sa bandang likuran dito nang sa ganun ay makatulong sa inyo ang free parking sa pagbisita sa National Shrine. Mga kapiyo, ang Osteria, ito po yung ating lugar sa may parking B, ay lugar dito sa pambansang Dambana, maaring puntahan at kainan ng ating mga pilgrims at ng lahat ng bumibisita dito. Ito po'y ating itinayo bilang pagsunod sa updated complementary norms to the 1983 canon law at requirement ng CBCP bilang National Shrine. Sa ganitong diwa, patuloy tayong nananawagan ng Kleigo, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana, lalo sigit sa Osteria, pakitapon ng maayos ang ating mga basura. Isa rin pong paalaala, ang pambansang Dambana ay isang banal at sagradong lugar. Sa inyong pagbisita dito, lalo na sa inyong pagdalo ng mga banal na misa, kung maaari inyong panatilihin na tama at angkop ang kasuotan na inyong isinusuot. Ito po'y pagbibigay galang natin at tanda ng malaking pagmamahala sa banal na Diyos sa banal na Eukaristiya. At bahagi po ng patuloy na hangarin ng parokya at ng pambansang Dambana sa kanyang pag-unlad, simula po ngayong buwan ng Hunyo, isasagawa na sa kapilya ng San Pedro ang ating mga gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal, mga kumpil at mga katulad nila. Kung kayo po may mga pagliliwanag at katanungan hinggil dito, makipag-ugnayan kayo sa aming opisina para sa inyong mga katanungan.
Sa ngalan po ni Father Oka, ang ating kura paroko rektor ng Pambansang Dambana, kami ay nagpapasalamat sa inyo. Patuloy na humihingi ng inyong tulong at donasyon. At nag-aanyaya na kayo ay makiisa sa mga gawain sa Pambansang Dambana. Bago natin gawin ang pagbabasbas ng mga religious articles, nais nating batiin at pasalamatan sa pagdiriwang ng kanilang 35th anibersaryo ng kasal. Isang pagpapala mula sa banal na Santo Papa, the Holy Father Francis cordially imparts the requested apostolic blessing to Ronnie and Jocelyn Malihan on the occasion of their 35th wedding anniversary and invokes an abundance of heavenly graces and the continued protection of the Blessed Virgin Mary. Given this 29th day of May at the National Shrine of Saint Padre Pio, signed by the Cardinal Penitentiary ng mga Apostolic Blessing. Pasalamatan natin at batiin si Brother Ronnie at Sister Josie. Congratulations, Sister! Sister Jocelyn po'y isa sa ating mga tagapaglingkod sa Pambansang Dambana. Muli kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles, mga kapatid. Manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoon, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Bindisyonan mo't ibuhos ang iyong pagpapala sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang atin pong sunod na misa, mamayang ikasiyam ng umaga. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan ay nagkaloob ngayon nang tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos ng biyaya ng Espiritu Santo, pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad, kapag lubos na sumikat ang liwanag ng magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbigay kakayahan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.